Let's start guys, so tutorial natin kung paano mag-insert at mag-select ng data sa ating database using MySQL PHP MyAdmin. So una, pwede naman natin buksan yung sum. So pag may makain ito at may install na, so let's start nyo yung Apache Apache. So let's make sure na working right chat. Then, then go to PHP MyAdmin. So dito, may nakapagkala na ako na database. Paano na ba mag-insert ng rows and values using queries? Just simply type insert into users, which is the name of our table, and then values, open and close parentheses, and then maglagay tayo ng anim na invitation kasi connected by comma. Okay lang ito. Kumilan ang fields mo, hindi nang nilalagay mo sa ano, mga values mo. So, 1, 3, 4, 5, 6. Pero, yung una natin field ay hindi mo siya pwedeng i-edit sapagkat siya ay auto-determine at ako ano siya, primary key. So, lagyan natin ang then, lagay natin ang values sa bawat field sa table. So, first name, pero pwede ka rin mag-insert using ito. So, then type mo dito yung data mo. Kunwari, ang name ay select a user from our table. So, every line, dito lang din, hindi na mababuhin, select. Pero pag gusto mong ipakita lamang ay ID, first name, last name, makatype mo sa dito. ID, first name. Bawat value, sila ay separated by comma. O kung kalimut mo lalay ng comma, in between different values or different field name. May hindi ka na lamang ngayon, ID, first name, and last name. So, hindi ibig sabihin na yung ibang field ay na wala na. Simply, ang pinakita lamang ng database natin ay ang ID, first name, at last name. At dito lang na, ito lamang ang project natin. Pero paano ba natin i-project? I-project o i-select ang rows ng mismo ko yung mismo pangalan ng isang tao. Sa isang sa loob ng user's table ay ipapakita ng database. So, ang kukuhain mo natin ay ang halimbawa ay yung pangalan na may JSON ano. So, where? First name is equal to ang hahanapin natin ay first name na may letter J or so hanapin ang J and then first son. So tingnan natin yung group. Ang kapakita naman ng database natin ay ang pangalan sa first name na may letter J sa ulan. Pero paano pag gusto mong hanapin ay ang pangalan na may kung anong letter sa ulan? So edit in line. So papaguhin mo lamang kunyari ang hanapin natin ay may H sa ulan. So person H na ang so, pinakita na ang database ay ang first name na may letter H sa dulo. So, set may H. Pero kung paano kung ang hahanapin natin ay sa gitna ng pangalan. So, kung saan man kumante sa gitna ng pangalan na sa loob ng first name na field. So, ang gawin natin ay, halimbawa, letter O. Yan, person. So, lahat ng pangalan na may O sa pagitan ng first name
Okay, so yung John at John sa pagkat ang John ay may letter O sa pangalawa sa ulihan, kung ganun din kayo ng letter O. So ganun lang po mag-select. So kung gusto mo naman mag-project ng specific fields, select specific fields, ito lang po ang gagawin. So project mo lang ay ibang ID lang at first name at last name. And then ang first name niya dapat ay meron ang sa gitna ng kanyang pangalan. So, you can see, nakita na lang sinabi sa MIT. First name, at last name. Pangalan sa first name na O, letter O. So, yun po. Yun lang po ang pag-select at pag-select ng data o fields and records sa ating database using the query language. Maraming salamat po sa panonood and like and subscribe.